Hello mga kapatid, Assalamu alaikum and welcome po sa inyong lahat na nanonood ngayon. Sa mga baguhan po dito sa channel ko, please subscribe by clicking that red subscribe button at pakiclick na din po yung bell button na yan para dumaan sa notification nyo tuwing may bago akong video. Today's video ay ang most requested po sa akin na pantanggal daw ng pekas, peklat, acne, acne marks at marami pang iba. At ako naman ay wow, magic! Kaya nagpabili po ako agad sa aking best friend na si Cheryl Diana Pulikit. Meron din po siyang channel. Sana po ay mabisita niyo rin po. At ang super sikat na cream na ito ay walang iba kung hindi itong BL cream na 750 fils lang po ito sa may Kuwait City. Sa may Pilipinas naman po ay less than 50 pesos po ito, available sa mga Mercury Drugs at sa online na Lazada at Shopee. Let me show you the packaging first. So, ganito lang po siya. Nasa cartoon. Maganda naman ang cartoon niya. And this is 7 grams. Manufactured po ito sa may Shanghai, China. And imported or distributed by Man Sing Enterprises Corporation sa may Caloocan City, Philippines. And meron po siyang expiry date. Dito, I am not sure kung nakikita ninyo, pero nandito po yung expiry date niya. And pagbukas natin, yan, meron siyang laman na nasa maroon container. So, nandito rin po yung expiry date niya nakalagay. So, ayan. And dito sa loob ng cartoon is meron siyang leaflet. So, eto po yung kanyang leaflet. So, tingnan natin kung ano ang meron dito sa loob. Yan. So, nakasealed naman siya. Yan. Tingnan natin. So, maganda po yung pagkasilyado niya kasi mahirap siyang buksan. So, mabango po yung cream na ito. Parang lotion lang. So, ayan. Tingnan natin. So, eto po yung texture niya. Creamy. At mabango po siya. Yan. Kulay puti. Nagtataka lang ako na karamihan siguro ng bumibili ay hindi nagbabasa sa nakasulat sa karton ng product na ito. Kasi kung nagbabasa po kayo, malalaman ninyo automatically kung para saan ang product na ito. Let me just clarify first ang mga ingredients nito. Meron po itong ketoconazole 10 mg. Isa itong antifungal, that means gamot sa alipunga, buni, hadhad at iba pang fungal infections. Second ingredient is clobetasol propionate. Ito ay corticosteroid na gamot sa eczema, contact dermatitis, seborrheic dermatitis, at psoriasis. So, marami po ang nagpupuri ng cream na ito dahil nga gamot daw ito sa pekas, hyperpigmentation, acne, peklat, acne marks, at marami pa. Pero, may alam ba kayo sa side effects ng cream na ito? Or may nakapagsabi ba sa inyo ng mga hindi magandang side effects ng cream na ito? Kung wala pa or di nyo pa alam, then let me tell you. Based on the leaflet na nakapaloob dito, ay ayan po ang mga side effects. Now, hindi na ako nag-focus sa number 1, 2 and 4 dahil magaan lang ang mga yan kumbaga. But this number 3 is really a not good one.
Kasi nag-research na din po ako about this BL cream at marami na ang mga gumagamit at matagal na din silang gumagamit. Alam niyo po ba ang meaning ng adrenocortical hyperfunction? Ang adrenocortical hyperfunction, ang ibig sabihin ay ang kondisyon na napapadami ang pag-produce ng adrenal cortex ng mga products nito. Dalawa lang po ang pwedeng mangyari. Ito ay ang Cushing's syndrome at hyperaldosteronism. So, ito po ang Cushing's syndrome. Pagkakaroon ng acne, paglagas ng buhok, pagdami ng buhok sa mukha, pagkakaroon ng stretch marks na mapula, pananaba, pamimilog ng mukha, at madaling pagpasa ng balat at marami pang iba. Sa hyperaldosteronism naman ay ang sakit na ang adrenal gland natin ay nagpo-produce ng sobrang aldosterone dahilan ng pagkakaroon ng mataas na blood pressure at mababang potassium level. So kahit alam ko na nagamot po ito sa mga fungal infections gaya ng mga litratong na ipakita ko sa inyo kanina, I still asked a doctor, and here as you can see, sabi niya ay pang fungal infections or diseases ang gamot na ito. At ayon pa sa kanya, ay di niya ito i-recommend unless na meron ka talagang sakit or infections from fungi kasi bawat medication ay may mga side effects. Here are my thoughts and opinions about this cream. Number one, hindi po ito gamot sa pekas. Dahil kung nagbabasa po kayo, dito mismo sa cartoon ay nakasulat na antifungal, antipruritic, at anti-inflammatory ito. Number two, huwag po kayong magbibase sa na-research nyo lang sa Google na gamot ito sa pekas. Meron po itong leaflet na mababasa nyo lahat ng ingredients, side effects, indications, at precautions ng gamot na ito. Number three, as for acne naman, ay merong tinatawag na fungal acne. Yung para siyang pimple dahil sa inflammation ng hair follicle because of yeast. Pero it is best to see a dermatologist or a doctor kesa gumamit ng cream na ito kasi according sa na-research ko, ito po ay super tapang na gamot. Ang sabi pa, ang gamot na ito ay para sa skin lang. Huwag gamitin sa mukha, sa singit, at sa underarms unless sinabi ng doktor. Number four, etong BL cream na ito is a prescription drug and it is FDA approved. So meaning, hindi ito basta-bastang mabibili na walang resita ng doktor. Huwag po nating basta-bastang gamitin ito para pampaputi at pampaganda dahil hindi po natin alam kung alin ang peke. Number five, speaking of peke, in my own opinion, kaya may mga mabilis pumuti or mawala ang pekas ng ibang gumagamit neto ay dahil baka merong mercury ang cream na gamit nila. I am not saying na lahat ng BL cream ay merong mercury. However, gaya ng gory na band dahil mataas ang mercury content nito at mabilis din ang resulta. Meron na nga po pala akong video about Guri at iba pang banned products. Nasa description box lang po ang link ng video. Number 6, ugaliin po nating magbasa
nang nakasulat sa karton or sa leaflet ng kahit anong products na gagamitin natin kasi it is for our own safety na din. Huwag po tayong magpadalos-dalos, lalo na kung sa mukha natin gagamitin ang product, dahil kapag nasira yung mukha natin, nasa huli po ang pagsisisi. Lastly, kung ginagamit po ninyo itong BL cream para sa makati, then use it for 2 to 4 weeks. Pag hindi nawala sa loob ng 4 weeks, then stop it and go visit a dermatologist or a doctor. Mga kapatid, sana po ay naging malinaw sa inyo ang lahat ng paliwanag ko sa video na ito. I am not against this product dahil product siya ng China. In fact, magandang gamot po ito, pero hindi nga lang siya para sa pecas, hyperpigmentation, acne, peklat, or acne marks. We should be vigilant sa mga product na ginagamit natin. If you liked this video, please give it a thumbs up and i-share nyo na din po ito sa mga kaibigan ninyo na gumagamit or gagamit pa lang ng cream na ito. Maraming salamat po sa panonood and I hope to see you again sa mga susunod ko pang videos. Yalla, bye!